pagaling muna. And then ito, pag kano ko, stay, ito muna yung ginawa ko. Kasi madali lang naman yung offset yung barrel band lang yan. Conversion lang. Ito, yung mga nagtatanong dyan, yung Junior Mangyo o JR Mangyo, kung pwede convert. Ayan, ito na po siya. Ang output niyan is 1,350 hanggang 1.5 ang output na in-apply. So, sobrang malakas. Then, tatanong ko pa kung titignan ko doon sa record kung talaga na silencer ito. Ang nilagay ko sa kanya is 0.45 na tangke. Mas malaki. So, asan kasi siya, sakto-sakto, dikit na dikit ang barrel dito. Tansyado. Patay na pantayan. Itong offset niya, binagay ko lang doon sa, ano, para madaling hawakan. So, binagay ko lang. Andito yung gauge niya, output gauge sa ilalim. Ayan. Ito yung kanyang, yung ginawang offset. Naka-anodize po yan. So, PCP na nga eh. Kaya, naka-anodize na siya. Then, barrel band, anodize din. Na-anodize kasi natin pati barrel band. Kasi ito, puro stainless siya, maliban lang dito. So, para hindi magkakaroon ng corrosion. So, ayan. Anodize din siya. Anodize din yung barrel band. So, ayan, tuwid na. Hindi ko lang puputokin pa kasi, di ba, i-testing yung putok kasi gabi na. 10 p.m. na. Eh, sobrang lakas. Tapos, wala siyang silencer. Ano ko pa nga, kung ito ay lalagyan ng silencer. Pinaputok ko kanina, kaya lang may basahan sa dulo. Para talaga, ano, pero malakas pa rin. So, ito nga po. Ito yung, ano niya, ito yung finished product niya. Mga nanghihingi ng finished product pa. Junior Mangyo. Ayan. Junior Patrol ito. Junior Mangyo Patrol. Ayan. 0.5 yung tangke. Para gamitin mo sa tiksay, di ka mabibitin. At yung ginagamit natin, 0.38, mas maliit dito. So, kita ko. Pati yung ano niya, itong regulator niya, is hindi yung ano, malaki ito. Bali ano siya, M18 by 1.5. So, mas malaki yung thread niya dito. So, mas ma... Ito, naka-pin siya kasi stainless yan. Ano nga po eh, nabalian na naman ako ng isang, naputulan na naman ako ng isang talim na ginagamit natin sa milling dahil sa pagbutas dyan, sobrang tigas. Kaya, yung nagtatanong kung bakit, kung ito ba eh, kailangan pampalitan ng bakal, eh stainless na nga siya, yung bakal napakadali ng ano eh, para kaya pinapalitan niya ng bakal, yun ang nakita ko, para kayang i-thread. Kasi ito, stainless, pag tin-thread mo yan, bukod sa mababaw lang, kailangan mo i-thread kasi hindi siya ganun kakapal. Aluminum kasi yung, ano, yung offset niya. So, yung tangkay niya, iti-thread aluminum, ipapasok dyan. So, hindi advisable. Delikado yun. So, kaya ginawa dito, pin type, nakasuot sa ano, nakasuot siyang ganun sa tangkay nung ano niya, nung offset niya. Lusot, tagusan siyang ganun, kaya hindi siya talaga makakawala. Unless, mamunot yung pin. Kaya advice ko dun sa ano nito, kapag tinanggal mo sa ano, sa bat, pag nasa bat kasi yan, hindi mabubunot yan kahit mawala ng hangin kasi hindi siya makakagalaw. Ayan. Hindi siya makakagalaw dun sa loob. Hindi siya makakaganyan. Kaya lang, pag tinanggal mo yan dyan sa bat at walang hangin, dapat bago mo hanginan, i-chine-check mo yan kasi baka lumalabas na gano'n o baka hindi na nakatusok ng pantay, dapat nakapantay siya. Sobra po yan ng tigyan nun sa magkabilang dulo. So, matigas na ano yung ginamit natin na pin, stainless siya,
kaya matigas kasi kaparehas din siya ng bakal. So, ano naman tayo, marami na tayong ginawang ganito. Mas ano yon, mas safe yung nakapin kaysa doon sa ano, sa nakatornilyo. Kasi depende doon sa ano, kung ang tornilyo, kung yung offset mo is mataba, kung mataba, kagaya ng arm score, ng itong yung mga stainless na malalaki, yung pistolized o manlapat, malalaki po yung tangkay niyan, okay sa kanyang i-thread. Tapos, okay sa kanya lagyan ng thread yung butas ng ano, hindi pin ang gagamitin. Ganito po yung ginagamit ko, Allen bolt. Ganito kahabang Allen bolt, yan. Yan, ganyan kahabang Allen bolt ang ginagamit ko kapag arm score or yung malalaki yung ano niya, yung kanyang yung tangkay ng offset niya. So ang ginagamit sa kanya is ito. Kasi ang kalahati nito may titread mo doon sa tangkay ng offset o lampas kalahati pa. So safe na siya. Unlike dito sa maliit, di mo siya pwedeng threadan ng malalim kasi maabot yung gitna, yung daanan ng hangin. So kung paano siya, kung pa-pin yung ginamit, kagaya let's say ito yung tangkay ng ano ng tangkay ng offset, tutuhugin po yung ganon, nakatuhog yung pin sa loob, pasok siya, so hindi siya makakawala unless na lumabas yung ganon yon. Kaya yon sabi ko, pagka bukas yung ano, titingnan nyo, kasi pag walang hangin may possibility gumalaw yung pin na ganon. Kaya bago hanginan, titingnan kung nakasentro yung pin. So pagka yan ay may hangin na, hindi na yan gagalaw kasi nakapigil na siya, hindi siya pagtula. Ang ano lang dyan, kaya ko sinasabi yun kasi hindi ko siya nalagyan ng pandikit or pwede naman lagyan ng mighty band para hindi talaga siya mabunot. Ang ano ko lang doon is madali kasing tanggalin, madaling bunutin kapag nakapin na wala siyang ano, kahit kamay lang, pag wala na siyang hangin, pwede mong bunutin kahit kamay lang. Mabubunot mo na siya, upok-upok lang ng konti, tapos pag lumabas, mabubunot mo na. So, yun yung, ano, marami na naman tayong ginawang ganyan, at saka yung dati, tanso yung, ano, yung, kanya, yung LD. Ginawa ko rin ganyan, kaya lang yun, ang ginamit ko, kahit maliit siya, maliit lang din yung tangkay ng ano nun, kasi maliit lang din yung tubo niya. Maliit lang yung tangkay ng offset. Ang ginawa ko naman, Allen bolt. Kasi na mahirap magbutas ng pin. Mahirap gitain yan. Tapos, sa bagay kung tanso, madali. Kasi pagdating sa alloy, madali siyang magbutas yung alloy. Ito, stainless. So, matibay sa kanya yung pin. Kasi ang maghahawak mismo, yung labas. Tapos nakasuot siya doon sa tangkay ng offset. Yan, parang ganyan, no? Butas siya, nakapasok na gano'n. O kaya, nandito sa may bandang, pinasala ng kaunti sa butas. Yan, nakaganyan, nakalaban, nakaganyan siya. So, yun yung advantage ng stainless. Kasi matibay na nga siya. Ano dyan, hindi kinakalawang. Ang stainless ay hindi basta ka, maliban na kung yung may halong steel, pero hindi pa rin basta yan kinakalawang. Kaya hindi tayo nagpapalit ng tubo. Kung tutuusin, ang daming tubo rin itong pampalit eh. At saka madali lang naman magpalit, saka madali lang naman mag-thread. Kaya lang, mas maganda kasing material ang ano eh, ang stainless eh. Kasi yung stainless na hindi siya, kahit di siya makapal, kung stainless siya, napakatigas niya. At saka ang stainless, hindi naman siya sumasabog ng ano eh, yung sasambulat siya na gano'n.